Hi! Hello, people of God! Kumusta po kayong lahat? Good morning po! Kumusta po ang umaga natin? Sana lagi po tayong ngumiti dahil ang pagngiti po sa umaga ay maganda ang ating buong maghapon. Ngayon po sa umagang ito ay isishare ko po sa inyo ay of course the Word of God. Kilalanin po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Holy Bible, sa pamamagitan po ng kanyang salita. Okay guys, okay people of God, ngayon manalangin po muna tayo, samahan niyo po akong manalangin sa ating Panginoon. Oh God, hallelujah Jesus, thank you so much God for this morning God. Salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin sa buong magdamag Panginoon. At nakatulog po kami ng maayos, ng walang kaguluhan Panginoon na nangyari sa magdamag Panginoon. Salamat po sa proteksyon, salamat po Panginoon sa pagpapala, salamat po sa umagang ito, sa bagong umagang ito Panginoon. Naway gabayan niyo po kami lagi sa buong maghapon, Panginoon. Lalo na ang aming pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy na idako sa tamang direksyon, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maghari sa aming buhay, O God. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Kayo po ang maitaas at maparangalan sa umagang ito, Panginoon. Thank you so much, Lord, for everything. Buksan niyo po ang aming kaisipan, ang aming puso, na maunawaan po namin ang iyong mensahe sa araw na ito, O Lord. Thank you, God. Thank you so much, God. In Jesus' name, amen and amen. Ngayon po, ang i-share ko po sa inyo ay nasusulat po sa Jeremiah 1:5. In Tagalog po, sa Jeremiah 1:5, sabi niya po, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. See guys? In English po, sabi sa Jeremiah 1:5, before I form you in the womb, I know you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you. I ordain you a prophet to the nation, to all nations. Sabi po dito, hindi aksidente kung ako man ay ngayon ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi aksidente na ikaw ay naging pastor o isang evangelist. Hindi aksidente na nakilala mo si God. Hindi aksidente na ikaw ay pinili ng Diyos upang gamitin sa pagbabahagi ng kanyang banal na mensahe sa bawat isa sa buong mundo. Ayan po ay nakasulat na hindi lang para kay Jeremiah, kundi para sa lahat ng kanyang mga tatawagin o mga tinawag na. Kumbaga, nakaplano na yung mangyayari sa iyo. Kumbaga, hindi aksidente yan . Kumbaga, planado na ni Lord ang lahat ng mangyayari sa buhay natin . Hindi aksidente lahat yan. Kumbaga, it was already planned. Kumbaga, nakaprogram na po. Kaya pasalamat po tayo kung tayo po ay nakakilala na sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang tumawag sa iyong pangalan. You are so blessed. Dahil ikaw ay nakakilala at ngayon ay nagpapahayag ng kanyang mabuti at banal na mensahe sa bawat isa, sa mga tao at sa buong mundo. Napakasarap yung ipapadala ka, diba, sa ibang bansa para ipahayag ang Panginoon sa mga taong hindi pa nakakilala sa kanya. Kaya guys, antayin niyo po na ikaw ay tawagin ng ating Panginoon. Kasi lahat po tayo tatawagin . Hindi lang ako, kundi lahat po tayo ay tatawagin ng Diyos. Lahat po may kanya-kanyang oras . Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero tatawagin ka ng Panginoon. Antayin mo yung pagtawag. Sana wag natin patigasin ang ating puso. Dahil pag si Lord ang nagsalita, yan ay mangyayari. Pag si Lord ang nagplano, diyan ay magtatagumpay. Kahit anumang hadlang. Hindi magtatagumpay yung mga hadlang na yan. Maraming hadlang, pero hindi magtatagumpay yan. Dahil ang plano ni Lord ang laging nagtatagumpay.
The plan of God is always victorious. See guys, ganyan po kamakapangyarihan ng ating Panginoon. Walang hahadlang sa Kanya. Kumbaga parang kidlat yan. Pag ang boses ng Diyos nagsalita, parang kidlat yan eh. Matatakot ka talaga eh. Dahil pag siya ang nagsalita, kailangan sundin po natin. Okay guys, huwag po nating kalimutan na tayo ay galing sa Diyos. Kailangan mabuo po tayo. Dahil sa ngayon, marami pa ang hindi buo ang kanyang sarili. Naghahanap kung saan-saan, hinahanap ang sarili. Pero sa Diyos lang po natin matatagpuan ang ating sarili upang tayo ay mabuo. Diba? Ang lahat po ay planado ng ating Panginoon. Siya ang nagpaplano ng lahat-lahat. Kaya ipagkatiwala ang lahat sa Panginoon. Ano man ang nangyayari, sa Diyos po tayo magtiwala at hindi sa tao. Okay guys, yan lang po guys, yan lang po people of God ang share-share po ngayon sa araw na ito. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon at ingatan sa araw-araw. At pakinggan ang bawat mensahe na Kanyang ibibigay sa bawat isa sa atin. Makinig po tayo sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ayan po ay mababasa natin sa Biblia. Sa Bible po, sa Holy Bible. Search Jesus Christ in our life. If you search Jesus Christ in our life, you search also your life. Okay guys, thank you so much sa pakikinig. God bless everyone. Stay blessed. Kahit ano nangyayari, be strong. Huwag po tayong panghinaan ng loob. God is always be there. He's always with you. Manalangin ka lang at tumawag sa Panginoon. God will answer you. And God will always still love us. Kaya lahat po tayo tatawagin. Sabi nga sa Mateo 10:30, even our hair ay bilang ng ating Panginoon. Basahin po natin sa Mateo 10:30. Pahabol po. Sabi dito, at kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. So in English, but the very hair of your head are all numbered. See guys, kilalang kilala tayo ni Lord. Lahat po tayo ay kilala at lahat ay planado niya lahat. Okay guys, kilalanin po natin si Lord dahil kilalang kilala po tayo ni God. Sa Kanya tayo nagmula eh. Okay guys, yan lang po. People of God, God bless everyone. Yan lang po ang isishare ko sa araw na to. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. At ingatan tayo sa maghapon, sa buong magdamag, sa araw-araw na ating buhay. Bye-bye guys. God bless everyone. I love you, people of God, with the love of the Lord. Bye-bye. Thank you so much sa pakikinig. Thank you for all your support. Please like, comment, and subscribe to my channel para updated po kayo sa aking mga video. Thank you, guys. Bye. God bless everyone.